Dinetalye po ni Sheila Go sa pagdinig po sa Senado kung paano sila nakapuslit palabas ng bansa kasama mga kapatid niya na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go at si Wesley Go. Pero ang mga senador tila diskumpiado sa mga pahayag ni Go. Alamin natin kung bakit. Nagbabalik para sa buong detalye. Ay, alamin po natin ang detalye sa live report naman po ni Mean Corvera. Mean. Ali Alex, tumestigo na nga sa Senado ang kapatid ni Bamban na Mayor Alice Go na si Sheila Go. Ang sa isinalaysay niya kung paano sila tumakas kasama ang kanyang kapatid na si Alice at si Wesley. Pero marami sa mga detalye hindi niya raw matandaan na ikinapikon ng mga mambabatas. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing? Naamin ni Sheila Go na magkakasama silang tumakas ng Thank Pilipinas you. Ng kanyang mga kapatid na sina Wesley at ang napatalsik na mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Sa pagharap niya sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Sheila na unang linggo ng Hulyo nang umalis sila ng Pilipinas. Mula sa farm sa Tarlac, sinunduan niya sila ng isang puting van, sumakay ng maliit na bangka, lumipat sa barko at sumakay ulit ng maliit na bangka. Ilang oras kayo sa barko? Yung biyahin yung barko? Diretso kayo Malaysia? From Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. Ilang oras kayo nung maliit na barko bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras nga? Siguro hating gabi kaming sakay tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung malaking barko? Pero hindi pa masyalo kita yung... Yung malaking barko ano siya? Pasahiruan, cargo ship o fishing ship? Or yate. Describe mo, yate. Ano, yung luxurious yacht. Ano siya? Yung malaking barko? Fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi ako malo. So, fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga isda? Yung net na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na, dumating na kayo ng Malaysia through that boat. Na malaki. Malaysia kayo dumating o Indonesia? Ulit. May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko. Anong description ng isang barko na yung pinalit? Yung maliit naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Sabi ni Sheila, 3-4 na araw silang naglakbay sa dagat bago narating ang Siem Pen na o ang Sipadan Island sa Malaysia. 4-5 araw naman silang namalagi sa Malaysia bago lumipat sa Singapore at nagtungo naman sa Indonesia. Balak nila na bumalik na sana sa Singapore at papunta sa Hong Kong pero nahuli na siya kasama si Cassandra Ong ng mga taga-immigration. Ba't di mo alam kung nasa na yung kapatid mo? Kami. Ha? Yung huli, hiwalay kami. Yung? Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sa Indonesia, naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. Nang August? Opo. So, dumating kayo sa Indonesia kailan? 18. August? August 18. Tapos, pumunta kayo sa Thailand? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. 20 yata. Saan siya nagpunta? Na po. Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi? Wala po. Basta-basta lang umalis? Sabi lang siya sa akin, hiwalay lang muna ate. Tapos, tanong ko siya saan siya punta. Sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Huwag daw alamin. Opo. Sino kasama niya? Si ano yung kapatid mo lalaki? Opo. Wesley. Opo. Wala rin silang komunikasyon mula nang mahuli siya ng mga taga-immigration hanggang ngayon dahil wala silang SIM card. Alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko. Ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal. Hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Kahit pa ulit-ulit na tinanong ng mga senador, sinabi ni Sheila na hindi niya matandaan ang mga lugar dahil sunod-sunuran lang siya sa kanyang kapatid. Wala naman daw siyang nakitang kausap ni Alice kahit sa telepono, pero may babae raw na tumutulong sa kanila
pagdating sa mga pantalan at ito rin ang nag-book ng kanilang mga tiket sa eroplano. Ano ang ginagawa niyo sa Batam? Para saan kayo pumunta doon? Kasi ang sabi ni Wesley, boring daw siya. Tapos gusto ano niya, po? Boring daw siya. Wala siya ginagawa. Boring. Boring. Tapos gusto niya pasyalan ganun. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam, tapos, okay. Tapos, yun, sunod kami. Saan kayo sa Batam na capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan doon? Saang lugar doon sa Batam? Hindi ko alam mo ano lugar. Basta ang alam ko yung hotel namin is Halis. Sa ano, sa immigration ng Batam. Sa immigration kayo nahuli? Doon sa ferry, pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli. Sa Chorya ng DOJ, Luzon ang naging point of origin ng pagtakas ng magkakapatid na Go para makapuntang backdoor ng bansa o sa Sambasulta o Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nang tanungin naman ng mga senador si Sheila hinggil sa mga aktibidad nito o mga negosyo ng kapatid na si Alice sa Pilipinas, wala rin daw siyang alam dahil hindi naman sila magkasama sa bahay. Nakatira siya sa Bulacan habang si Alice ay nasa Banban sa Tarlac. Pero inamin niya na hindi siya tunay na Pinoy at isa siyang Chinese at unang napadpad sa Pilipinas noong 2001. May Chinese passport siya pero may Philippine passport rin na ibinigay naman ng kanyang ama. Pero tumanggi siyang sagutin ang ilang personal na tanong ng mga senador. Daddy, kapatid ko. Sabi daddy mo, pero ikaw hindi mo alam kung kapatid mo talaga siya? Kapatid ko yan, pag ganyan. Biological, talaga bang kapatid mo si Alice Go? Kasi, tama si Alice Go, kapatid mo. Tapos Sheila, sabi kasi ng NBI, naglabas na sila, no? Inasertain nila na ikaw, si Sheila Go, ay actually Chinese national na ang pangalan ay Zhang Mier. Alam mo yun? Pwede ko hindi sasagutin kasi may kaso na po ako. Halata na nagsinungaling ka! Sorry po. Huwag mo kaming lukuhin dito! Hindi po. Kasi... Marami pang tanong na ang sagot lang ni Sheila, hindi niya alam at wala siyang impormasyon, kaya nagalit si De La Rosa. Pag may mani ako na... Halata na nagsinungaling ka! Sorry po. Huwag mo kaming lukuhin dito! Hindi po, kasi... Yung una baka kala mo kung ano yung ginagawa ni Alice Go sa committee na ito, kaya mong gawin din. Pasensya na po pag may mani ako na sabutin. Kasi you are lying! Una talaga, hindi ko alam. Makinig ka! Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po. Ha? Niluloko mo kami. Hindi po. Klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na... Na, bakit kayo magbangka at ating gabi tayo lalayas dito? Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas? Oo. Tell it to the Marines. Huwag mo kami lukuhin dito. Sa impormasyon ng Bureau of Immigration mula sa Batam sa Indonesia, nakalipat na si Alice sa Jakarta pero tuloy ang kanilang ugnayan para mapauwi ng bansa. Basing on the same letter that I sent to the Director General of Indonesian Immigration, the request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing and continuous po yung coordination ng Philippine Immigration at saka yung Indonesian Immigration. And we would like to assure the committee that we are doing our best na maibalik din siya as soon as possible. Statement na hindi si Alan tumawag sa'yo? Ipe-play ko yung... Bukod kay Sheila, nagisa rin sa pagdinig ang abogado na nagnotaryo ng affidavit ni Alice at umaming hindi niya nakita ng personal si Alice at hindi ito lumagda sa notary book. Ali, inamin ni Sheila na hindi niya biological sister ang dating alkalde ng Banban na si Mayor Alice Go. Ang pagpunta niya daw sa Pilipinas kung paano siya nakapagtrabaho at paano naging konektado dito kay Alice ay kagagawa ng ama nito at wala siyang kinalaman hinggil dito. Hindi mo na pinalaya ng Senado itong si Sheila dahil marami pa raw silang itatanong hinggil sa naging operasyon ng Pogo dito sa Pampanga. Ali. Meron lang akong ilang paglilinaw, no, mula sa iyo.
kung ayon sa ulat, unang linggo sila ng Hulyo, umalis. Ano, mukha, ang kanina nung minomonitor ko yung pagdinig mula sa baybayin ng Zambales, hindi ba? Mayan? San Antonio ba yon? Mula sa Zambales sila sumakay nung small white boat. Kung unang linggo sila ng Hulyo, umalis at nadakip ng mga otoridad ng Indonesia August 19 o 20 sa Makatwid yung nagpanotaryo dun sa drive-through, yung drive-through na notarization ng abogado na si Galicia, definitely hindi si Alice Go. Based on that timeline. Inamin niya, Ali, na hindi niya talaga nakaharap si Alice Go. Oo, hindi niya nakaharap at hindi ito talaga yung sumumpa dun sa mga dokumento. Nasa loob ng sasakyan eh. Tapos nga nagpakilala nga daw na ni Alice Go. Nakita daw niya, nakamukha naman daw ni Alice Go. So hindi pinababa, hindi pinanumpa. So ang isa pa natin, ang malinaw dito, ang ginamit nila yung kanilang Philippine passport dahil pinakita na may stamp ng Saba eh, hindi ba? Tama, Ali. Yun ang kanilang ginamit paglabas. Dito, pagdating nila sa Malaysia, mula dyan sa backdoor, tinuturing na backdoor ng Pilipinas. At lumalabas sa para may Chinese passport din sila, no? Ito si Sheila Go, at hindi naman daw pinapayagan ng China ang dual citizenship. Dala-dala rin nila yan, Ali, na pag-alis nila dito ng Pilipinas. Katunayan, sabi ni Sheila, lahat ng passport, lahat ng dokumento, hawak ni Alice habang sila ay nagbabiyahe. Oo nga. Nagulat lang ako ng kahit anong sabihin ni Alice Go sa kanya, alika, samahan mo ako. Walang tanong-tanong, oh, sama lang ng sama, hindi ba? Kaya kanina parang malabo talaga yung mga sagot niya. Okay, maraming salamat. Mayan Corvera. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.